Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin na paano kung bigla na lang nawala ang araw. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, ang sun o araw ay ang pinakamalapit na bituin sa ating planeta. Ito rin ay ang isa sa dahilan kung bakit nag-e-exist ang buhay dito sa ating mundo. Tumatama ang mainit na sinag nito sa ating planeta para mabalance ang temperatura na dahilan upang mag-develop at mabuhay ang mga living organisms kagaya nating mga tao. Ang mga halaman ay kinoconvert ang solar energy na natatanggap nila galing sa araw bilang chemical energy na siyang nagbibigay sa atin ng oxygen. Ngayon mga kaibigan, paano kung bigla na lang nawala ang araw? Ano sa tingin mo ang mangyayari at gaano tayo katagal magsusurvive nang wala ito? Mga kaibigan, pag nawala ang araw ngayon, ay hindi natin ito agad-agad mapapansin. Yun ay dahil ang araw ay 8 light minutes ang layo mula dito sa Earth. Pag sinabi nating light minute, ito ang distance na kayang abutin ng speed of light sa loob ng isang minuto. Para mas maintindihan nyo mga kaibigan, halimbawa ikaw ay nasa planet Mars, tapos meron kang kaibigan na nandito sa Earth. Ipagpalagay nating meron kayong mata na sobrang talas na kaya nyong makita ang isa't isa mula Mars at Earth. Ngayon, nasa Mars ka at kinawayan mo yung kaibigan mong nandito sa Earth. Makikita niya lang na kinakawayan mo siya makalipas ang 30 minutes. Isa pa mga kaibigan ay halimbawa nasa isang lugar ka sa outer space na 65 million light years ang layo mula dito sa Earth. Tapos meron kang sobrang advanced na telescope. Pag sumilip ka sa telescope na yun, ang makikita mo dito sa Earth ay ang mga dinosaurs. Ibig sabihin mga kaibigan, kung 8 light minutes ang layo ng araw mula dito sa Earth, kapag ito ay nawala ngayon, ay 8 minutes pa bago natin malalamang wala na pala ito. Pagkatapos ng 8 minutes na yun, ang mundo natin ay didilim ng sobra. Siyempre, hindi ito agad mapapansin ng mga taong nasa night side, pero magtataka sila dahil hindi na rin nila makita ang buwan sa kadahilan ng wala ang araw para mag-reflect ang ilaw nito. Ang tanging ilaw na lang na makikita natin sa kalawakan ay ang mga bituin. Mga kaibigan, pag nawala ang araw ay titigil rin ang photosynthesis. Ibig sabihin, hindi makakagawa ng oxygen ang mga halaman. Pero hindi yan magiging problema sa henerasyon natin ngayon. Dahil alam nyo ba, na kung tumigil man ang process ng photosynthesis, ay meron pa rin tayong malalanghap na sapat na oxygen sa loob ng 1,000 years. Hindi lang yan. Dahil kapag nawala ang araw, ibig sabihin, lalamig din ng sobra dito sa ating mundo. Kung walang source of heat, ay magiging mabilis ang pagbagsak ng temperatura na sa loob lamang ng isang linggo ay bababa agad ito sa 0 degree Celsius. Hindi yan magiging malaking problema sa loob ng ilang mga buwan dahil sa mga teknolohiyang meron tayo ngayon para makagawa ng artificial heat. Pero sa loob ng isang taon na wala ang araw, ay magiging sobrang lamig na dito sa ating mundo na ang dahilan na lang para makasurvive sa ganitong klaseng temperatura ay ang tumira sa ilalim
ng lupa. Kung mas malapit ka pa sa Earth's core, ay mas mataas ang tsansang ikaw ay mabubuhay. Kaya lang, kung ikaw ay titira sa ilalim ng lupa, ay kailangan mo ng mga kagamitan o advanced equipments para makapag-ukay. Dahil dyan, pag-aagawan ito ng mga tao at maaari pa itong magresulta ng gulo. Isa pa mga kaibigan ay magsisimula na ring manigas ang karagatan. Kung naisipan mong maglaro at tumalon-talon dito, ay huwag mo nang ituloy dahil ang ibabaw lang nito ang titigas. Na kung ito man ay mabutas, ikaw ay didiretso sa ilalim at maaari kang mabawian ng buhay dahil sa sobrang lamig. Ngayon kaibigan, kung nagtataka ka kung bakit ang ibabaw lang nito ang titigas at hindi ang tubig sa ilalim nito, yun ay dahil napakainit ng Earth's core na kaya nitong panatilihing liquid ang ilalim ng karagatan for billions of years na walang araw. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na kapag nawala ang araw, ay may mga organisms pa rin na kayang mag-survive ng mapayapa nang wala ito. Kaya lang, ang pinakamaliliit na creatures lang ang makakasurvive, specifically yung mga nakatira sa ilalim ng Mariana Trench. Yun ay dahil hindi na nila kailangan ng photosynthesis para mabuhay. Dahil kaya nilang i-convert ang kahit na anong temperatura bilang energy. Pero mangyayari lang yan kung mananatiling liquid ang tubig sa pinakailalim ng dagat. Alam nyo rin ba mga kaibigan na kung nawala ang araw ay mawawala rin ang gravitational pull nito? Ibig sabihin, mag-iiba ang orbit ng ating planeta at kung saan-saan na lang ito mapupunta sa kalawakan. Ang tanging paraan na lang para makabalik tayo sa dati ay maghintay na balang araw may isang star kagaya ng ating sun na may malakas na gravitational pull at hilain ang ating planeta papalapit dito at dun na mag-o-orbit ang ating mundo. Pagkatapos nun ay magsisimula na ring bumalik sa dati ang lahat. Ikaw kaibigan, ano ang gagawin mo para makasurvive kung sakali mang mawala ang araw ngayon? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Diesel Works, Gerald Gaming TV, Raptor Machete, Abel and Leira CB, Flirty Kitty El Sayaka, Amakan 3vs3, Maika Villaro, Janjan Batitismo, Richel Bastro, Cassandra Yvette Tang, Casey Bariwan at Ian Gaming. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.